Magandang gabi Pilipinas! Ito po ang Pilipinas Balita Now Weekly Roundup Report from October 21-27. National News. Bagyong Christine at Bagyong Leon Updates. Isang low pressure area, LPA, ang pumasok sa PAR at posibleng maging bagyo. Samantala, si Bagyong Christine ay lalong lumalakas at inaasahang magiging typhoon, na nagdadala ng matinding pagbaha sa Luzon at Visayas. Marcos dumalo sa Indonesia. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Indonesia, Prabowo Subianto, upang patibayin ang relasyon ng dalawang bansa. Confidential funds issue ni VP Sara Duterte. Muling ipinatawag ng Kongreso si VP Sara Duterte upang magbigay linaw sa confidential funds ng kanyang opisina, isang mainit na issue sa mga hearing. Falpost Chief, absuelto sa kaso. Napalaya ng Sandigan Bayan ang dating Falpost Chief sa kasong may kinalaman sa maling pagtatalaga ng isang opisyal, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagdukot sa American content creator sa Zamboanga. Bumisita ang FBI sa Zamboanga del Norte kaugnay ng pagdukot sa isang American content creator na nagdulot ng takot sa komunidad at dayuhan. International News. Israel-Hamas Conflict. Patuloy ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hamas, na nagresulta sa pagtaas ng bilang ng mga biktima sa magkabilang panig. U.S. Presidential Elections. Umiinit na ang laban sa U.S. Presidential Elections, na nagdudulot ng epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Bagong teknolohiya sa renewable energy sa Europa. Europa ang nangunguna sa solar at wind projects upang suportahan ang malinis na enerhiya. Djokovic vs. Nadal. Tinawag ni Djokovic si Nadal bilang kanyang pinakamalaking karibal sa tennis, pinuri ang kontribusyon nito sa sports. Other national news. Villar at VP Sara Duterte. Nagbigay ng reaksyon si Senator Cynthia Villar sa tirade ni VP Duterte laban kay Pangulong Marcos, na sinasabing resulta ito ng political tensions. Investigasyon sa drug war ni Duterte. Inanunsyo nina Senators Cayetano at Pimentel ang kanilang pangunguna sa investigasyon ukol sa mga kontrobersya sa Duterte drug war. Apollo Quiboloy tatakbo sa Senado. Kumpirmadong tatakbo si Apollo Quiboloy bilang independent candidate para sa 2025 senatorial race. Abu Sayyaf members sentenced. Hinatulan ng 17 miyembro ng Abu Sayyaf Group dahil sa sipadan kidnapping noong 2000, isang tagumpay kontra terorismo. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa Pilipinas Balita Now YouTube channel. Abangan din ang iba pang mga video tulad ng pang-araw-araw na balita, update sa panahon, mga clips mula sa Kongreso at Senate hearings, at mga komentaryo sa politika. Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Pilipinas Balita Now. Until the next video.